Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 180 ng International League. Natambakan na nga ng 6 na puntos ng Shouko ang kupunan ng Kuzo, habang itong si Hanamichi naman ay nakagawa na naman ng isang slam dunk mula kay Fujima, na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood sa loob ng court. Ano? Isang slam dunk kaliup na naman ang nagawa ng may pulang buhok mula kay Fujima? Grabe! Sobrang ganda talaga ng kanilang teamwork! Ibang klase! Napaka-solid! Oo nga, at yung pasa ng may number 7 ay saktong-sakto talaga para sa isang slam dunk. Napakahusay talaga ng mga malalaro ng Shouko. At sa tingin ko, sila na din ang mananalo sa laban na to. At sila na ang aabante para sa susunod na round ng ligang ito. Tama nga kayo, at hindi nyo ba napansin ang kanilang depensa? Sobrang higpit din ito. Ni wala man lang nagawa ang opensa ng Kuzo dito. At oo, aaminin ko na napakaganda talaga ng ball rotation ng Kuzo. Pero hindi man lang ito gumana laban sa Shouko. Ano sa tingin nyo? Makakaya pa kaya ng Kuzo ang kupunan ng Shouko? Ngayon na nakakalamang na ang kupunan ng Shouko sa kanila ng malaki. Magagawa pa kayang makahabol ng Kuzo sa kanila? Yan ang usapan ng mga mananood na talaga namang humahanga sa ipinapakitang laro ng kupunan ng Shouko. Sa kabilang banda naman, si Akagi ay biglang nilapitan si Hanamichi. Hanamichi, ang ganda ng ginawa mo ah! At sa wakas, nagawa na natin silang malamangan ng gusto. Ngayon, kailangan na lang nating panatilihin ang kalamangan natin hanggang sa matapos ang laban na to, upang tayo na ang tanghali na panalo at tayo na ang umabante para sa susunod na round. Yan ang sabi ni Akagi. Siyempre naman Gori, baka nakakalimutan mong henyo ang kinakausap mo ngayon. Pero kung wala ang mahigpit na depensa natin, hindi din naman natin magagawang makalamang sa kanila. Kaya naman, ipagpatuloy na lang natin ang ganitong klaseng depensa. At sinabi din ito ni Tatang na ang ating magandang depensa ay ang ating magandang opensa. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Rio papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Nice one Rukawa! Sana naman masaya na kayo. Dalamang na kayo ng 6 na punto sa amin ngayon. Pero hanggang dyan na lang ang kasiyahan ninyo dahil hindi nyo na kami kayang matambakan ng gusto. Yan ang sabi ni Rio. Aba, kalmado ka pa din kahit ang malaki na ang lamang namin sa inyo ah. Pero hanggang saan kaya yung pagiging kalmado mo? O sige na Rio, umatay ka na. Nang makita ko na kung anong alas nga ba ang gagamitin mo laban sa amin. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Habang si Rio naman ay biglang umatake ng sobrang bilis sa depensa ni Rukawa. Subalit, agad din naman siya nadepensahan ng mahigpit ni Rukawa. Buisit, nagawa na naman ako maunahan ng Rukawa na to. Hindi ko na naman magagawang makapasok sa loob. Pero mukhang umaayon din para sa akin ang sitwasyon na to ah. Sige nga, masubukan nga kung tatalabang galaw na to kay Rukawa. Yan ang sabi ni Rio sa kanyang sarili. Nang bigla itong nag-step back ng napakahaba, sabay tumalon at tumira ng isang napakabilis na tres. At si Rukawa naman ay hindi na nakapag-react pa dahil sa bilis ng step back na ginawa ni Rio. Habang ang bolang itinira ni Rio ay pumasok na nga sa kanilang basket. At halos hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan para maibaba na nila sa 3 puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Kuzo. Nice one Rio! Ang ganda ng tira mo na yon! Saktong-sakto sa inyong basket! Napakahusay mo talaga! Ngayon, 3 na lang ang lamang na Shouko sa inyo! Mukhang umaayon na naman sa atin ang sitwasyon ngayon! Sige Kuzo! Kaya nyo yan! Alam namin na kayo ang mananalo sa laban na to! Huwag kayong magpapatalo sa kupunan ng Shouko! Go Kuzo! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Kuzo. Nice one Rio! Ang ganda ng step back mo doon! Napabilib mo ako! Ipagpatuloy mo lang yan! Dahil kailangan nating manalo sa laban na to. Hindi tayo pwede malaglag sa ligang ito. Dahil kukunin natin ang kampyonato sa ligang ito. Yan ang sabi ni Coach Roshi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola. At dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Mga kasama,
Nagawa na naman nilang makapuntos sa depensa natin. Pero huwag kayong mag-alala, dahil gagawa din tayo ng puntos laban sa kanila. Yan ang sigaw ni Fujima habang binabantayan ito ng mahigpit ni Jin. Nang biglang sumigaw si Anamichi, "Fujima, ipasa mo sa akin ang bola! Habang maganda pa ang posisyon ko laban sa Shokoy na to!" Yan ang sigaw ni Anamichi na naging dahilan para ipasa agad ni Fujima ang bola papunta sa kanya. At nangawak na ni Anamichi ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Sanji. Habang si Sanji naman ay mahigpit na dinidepensahan si Anamichi. "Hoy, mukhang Shokoy na tao. Tignan mong maigi ang gagawin ko, dahil pupuntusan kita sa mismong harapan mo." Yan ang sabi ni Hanamichi, sabay bangga sa katawan nitong si Sanji. "Sige Hanamichi, talunin mo ang lalaking yan. Alam namin na kayang-kaya mo yan. Hindi uubray ang Sanji na yan pag-usapang lakasan ng pangangatawan." Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi. Habang si Hanamichi naman ay biglang tumalon na takmang gagawa ng isang slam dunk. "Heto na ako, Shokoy. Ngayon humanda ka na, dahil makakita ka ng isang slam dunk sa inyong ito." Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang gagawa na nga ng slam dunk. Nang biglang nagulat si Hanamichi dahil biglang lumabas si Ken sa likuran ni Sanji at akmang pipigilan ito ang slam dunk ni Hanamichi. "Huli ka na, ungas, dahil kumagat ka sa bitag namin. Ngayon, sisiguraduhin ko na mapapahiya ka sa buong manonood. Sisiguraduhin ko na isang supalpal ang matatamong mo mula sa akin." Yan ang sabi ni Ken. "Ano? Pero paano siya napunta sa likuran ng Shokoy na to? Huwag mong sabihin na kanina pa nila ito pinaplano. Kaya pala parang hindi lumalaban ang Sanji na to sa akin. Dahil ito pala ang plano nila. Patay na. Siguradong wala na akong kawala." Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang masupalpal nitong si Ken sa itaas ng basket. At ang bolang na supalpal ni Ken ay dumiretso sa kinaroroonan ni Ishido na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Kuzo. "Nice one, Ken! Ang ganda nun! At ikaw may pulang buhok! Buti nga sa'yo! Napahiya ka tuloy! Puro ka kasi daldal! Hindi ka man lang nag-iingat! At kung inaakala mo na hindi ka kaya ni Sanji sa ilalim ng basket, pues, diyan ka nagkakamali! Dahil mas importante sa Kuzo ang manalo sila kesa sa makipagsabayan sa walang utak na malalaro na katulad mo! Sige, magyabang ka pa! At makikita mo ang hinahanap mo sa kupunan ng Kuzo!" Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Kuzo. Habang si Ken naman ay biglang humarap kay Hanamichi. At itong si Hanamichi naman ay napaupo sa sahig dahil sa lakas ng supalpal ni Ken sa kanya. "Hoy, may pulang buhok! Kumusta ka ngayon? Kumusta ang ipinagmamalaki mong slam dunk? Mukha nilalangaw ka na ngayon ah. At ito lang lagi mong tatandaan, may pulang buhok. Hindi mo ako kaya at hindi kayo mananalo sa laban na to. Lagi mong itatatak sa ukote mo na malabong manalo ang isang katulad mo sa amin." Yan ang sabi ni Ken. Nang biglang lumapit na din si Sanji kay Hanamichi. "May pulang buhok, ayos ka lang ba? Mukha na pahiya ka ng sobra sa ginawa namin ah. At kitang kita sa mukha mo na nagulat ka talaga sa pagsulpot ni Ken sa likuran ko. Ang pangit mo pala magulat, nagmumukha kang unggoy na may kulay pula ang buhok." Yan naman ang pang-aasar na sabi ni Sanji na ikinainis talaga ng gusto ni Hanamichi. "Mga buisit kayo, tandaan nyo ang araw na to, dahil babawian ko kayo. At sa pagbawi ko, sisiguraduhin ko na hindi na kayo makakabangon pa." Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili na talaga namang sobrang naaasar sa ginawang pagpapahiya sa kanya ni Ken. "Maki, nakita mo ba yung ginawa nila? Nakakagulat lang na itong si Ken ay kinaya itong si Hanamichi sa itaas ng basket. Ibang klase talaga ang lalaking ito na kahit hindi siya ganun kalaki, nagagawa niyang sumabay sa mga malalaking manlalaro na katulad ni Hanamichi. Nakakabilib siya, pero nakakalungkot lang din. Dahil kapag si Hanamichi ay nainis, siguradong makakawawa sila dito." Yan ang sabi ni Ryota. "Nagtaka ka pa, Miyagi. Hindi na bago sa atin ang ginawa ni Ken na yan. Dahil nakita naman natin ang laruan niya noong first half. Halos siya ang gumawa ng puntos doon. Kaya naman, hindi na nakakagulat na malakas talaga ang lalaking yan. At nagagawa niyang sabayan ang lahat ng malalaro natin." Yan naman ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, biglang tinapik ni Akagi sa likuran itong si Hanamichi. "Hanamichi, ayos ka lang ba? Mukha na puruan ka ni Ken doon ah. At pasensya ka na, dahil nakawala sa akin ang Ken na yon. Hindi ko din kasi inaasahan na ganun pala ang plano nila." Yan ang sabi ni Akagi. "Ayos lang ako, Gori. Kaya naman huwag ka mag-alala sa akin. Ngunit, lalong nagiinit ang dugo ko sa mga malalaro ng Kuzo na yan. Niyabangan kasi nila ako. Hindi ko matatanggap ang mga sinabi nila sa akin. Lalo na yung si Shokoy. Akala mo talaga may bilang sa kanila. May kita niya.
Babawian ko siya at sa pagbawi ko, titiyakin ko na hinding-hindi niya makakalimutan ang aking pangalan. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at tinadala na ito ni Ishido papunta sa kanilang basket. Mga kasama, tara na! Bawiin na natin ang kalamangan nila sa atin! At kapag naipasok natin ang bolang ito, sigurado magiging kontrolado na natin ang laban na to! Yan ang sigaw ni Ishido. Sabay pasa ng bola papunta kay Jin. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad naman itong umatake sa kanilang basket. Fujima! Pigilan mo si Jin! Huwag mo nga hayaan na maipasok niya ang bola sa loob! Yan ang sigaw ni Kogure na naging dahilan para agad na bantayan ni Fujima ang opensa ni Jin. Habang si Jin naman ay biglang napahinto dahil sa bilis ng depensa ni Fujima. Buisit! Ang bilis talaga ng lalaking ito! Hindi ko siya magagawang talunin kapag sa bilis ko lang dadaanin ng laban. Kailangan ko makaisip ng paraan para makapuntos kami. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rio. At nang hawak na ni Rio ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Rukawa. Rio, huminahon lang kayo! Dahil ang importante ngayon sa posisyon na to ay masigurado nyo na may papasok nyo ang bola para mapunta na ulit sa atin ang takbo ng laban. Yan ang sabi ni Coach Roshi na naging dahilan para maging kalmado nga itong si Rio sa pag-dribble ng bola. Rukawa, meron pa ba kayong alas na itinatago laban sa amin? At kung meron man kayong alas, ilabas mo na dahil kapag naipasok namin ang bolang ito, siguradong sa amin napapanig ang sitwasyon ngayon. Yan ang sabi ni Rio, sabay fake na pupunta sa kaliwang bahagi ni Rukawa. Habang si Rukawa naman ay hindi nagpaloko sa galaw ni Rio. Anong ginagawa mo, Rio? Akala mo ba sasabay ako sa simpleng peking galaw mo? Pwes, diyan ka nagkakamali. At dahil sa kanina mo pag ginagawa yan, hindi natatalab sa akin ang fake na yan. Yan ang sabi ni Rukawa. Habang sa ilalim ng basket naman ay nagbubungguan na sila na Michi at Sanji. Pero sa pagkakataon na to, nakakalamang na naman si Sanji laban kay Hanamichi. Ang lakas talaga ng Shokoy na to ah. Kahit na mas malaki ang katawan ko sa kanya, parang nagagawa niya akong sabayan pag-usapang lakas na hindi ko man lang maipwesto ng maayos ang katawan ko. Nakakaasar, kailangan ko makaisip ng paraan. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Rio, ipasa mo na sa akin ang bola habang maganda pa ang pwesto ko laban sa may pulang buhok na to. Yan ang sigaw ni Sanji na naging dahilan para agad na ipasa ni Rio ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Sanji ang bola, agad niya namang binunggo ang katawan ni Hanamichi. At talaga namang nahihirapan ang sobra si Hanamichi sa ginagawang pangangatawan ni Sanji sa kanya. Alanganin ang posisyon ng kapatid ko. Matatalo siya dito dahil mas nakakalamang si Sanji sa kanya. Mukhang makakapuntos na naman ang Kuzo laban sa depensa nila. Yan ang sabi ni Hitachi sa kanyang sarili. Habang sa ilalim ng basket naman ay tuluyan na nasira ni Sanji ang depensa ni Hanamichi. Kaya naman, nagkaroon na ito ng pagkakataon para tumalon at gumawa ng isang slam dunk. Nang biglang sumigaw si Hanamichi ng sobrang lakas. Hindi pa tayo tapos, Shokoy na mukhang tao! Dahil tatalunin ko kayong lahat sa laban na to! At hindi ako titigil na pigilan kayo hanggat hindi ko kayo nababawian ni Ken! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay buwelo at tumalon ng napakataas sabay sinupalpal nito ng sobrang lakas ang bolang hawak ni Sanji. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong mananood. Dahil na nga sa sobrang lakas ng ginawang supalpal ni Hanamichi kay Sanji. At dito na nagtatapos ang Chapter 180 ng International League.